May panahon sa aking pagkabata kung kailan dalawang tirahan ang kinaroroonan naming mga magkakapatid. Ang isang grupo ay nasa Maynila, sa Makati, habang nag-aaral, at ang ikalawang grupo ay nasa mabababang paaralan ay nasa probinsya, sa Cavite. Ako noon ang pinakamatanda sa ikalawang grupo na naiwan sa probinsya, habang ang mga nakatatanda ay nasa Makati. Tuwing Sabado, umuwi ang mga magulang namin upang tingnan kung paano na kami, kasama ng lola, malayo sa iba naming kapatid. Tuwing Linggo ng hapon, bago bumalik sa Makati ang magulang namin, maraming pananalita ang natatandaan kong sinasabi sa amin. Mga habilin, mga payo, mga pagtatagubilin. Iisa ang pakay nila, ang kami patatagin, ang kami matutong mag-agwanta, magtiis pa ng kaunti, habang ang lahat ng bagay ay pinagsisikaping lutasin at hanapan ng solusyon. Ito ang unang mga leksyong natutunan ko na may kinalaman sa pagtitiis, katatagan ng puso at damdamin, at ang pagtatanim ng anumang tagubiling iniwan sa akin. Naging responsable ako. Natuto akong tumayo sa aking sariling mga paa, at higit sa lahat, natutunan kong tumupad ng ayon sa mga tagubilin o habilin sa akin. Sa ikalimang linggong ito ng pagkabuhay, may hibla ng lahat ng ito sa mga pagbasa. Sa unang pagbasa, natunghaya natin si Pablo at Bernabe na nagbalik sa Listra at sa Antioquia ng Pisidia. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan ng manatiling tapat sa pananampalataya. Ganito yata talaga ang pananagutan, ang pagkakalinga na binanggit natin noong nakaraang linggo, araw ng butihing pastol. Hindi natin matatakasan ito kung may malasakit at may pananagutan. Kung may pananagutan, ay may pagpupunyagi para sa pinagmamalasakitan. Ito ang hindi nasusulat na batas ng pananagutan. Ito ang lubusang pinatunayan ni Kristo bilang butihing pastol. Ito rin ang pinatunayan ni Pablo at Bernabe na sa kanilang pagmamalasakit sa mga iglesyang kanilang ipinundar ay nagpamalas ng labis na pagkakalinga at pangangalaga. Ilang araw na lamang at halala na sa bayan natin. May mga responsableng kandidato na mayroong malasakit. Mayroon din namang mapagsamantala at mandarambong na walang ibang hanap kundi kapangyarihan at karangian. Mayroong ang wagas at tunay na layunin ay maglingkod at magmalasakit. Pero hindi kaila sa lahat na mayroong mga makasarili, masiba, mapanila. Sa halip na maging pastol, ay nag-aasal buwitre o asong gubat na walang ibang pakay kundi ang pagsamantalahan ang mga inosenteng mga mahihirap at walang kaya. Nais kong isipin na bagamat tungkulin natin ang magsikap upang mapanuto ang buhay nating makamundo, mayroong higit pa sa buhay na ito. Ito ang pagpapatatag ng kaloobang laman ng ikalawang pagbasa. Sa pamamagitan ng matulain at masagisag na kataga, binubuhay ng aklat ng pahayag ang pag-asa at pagtitiwala sa Diyos na naghahatid sa isang panibagong buhay na pinasinayaan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Alam kong ito ay maaaring maghatid sa tao sa isang kawalang pansin sa mga nagaganap ngayon at dito. Maaaring maging daan ito upang magkibit-balikat na lamang at magsabing wala na tayong magagawa. Wala na tayong pag-asa. Ngunit hindi ito ang kabuuan ng banal na kasulatan. Hindi isang pagkikibit-balikat at pagkawala ng pagpupunyagi ang ikinikintal sa ating isipan at damdamin, bagkus isang pag-asang bumabagtas sa mga bagay na makamundo at material. Hindi ko mo bumabagtas ito sa makabundong mga bagay
ay wala na itong kinalaman sa mundong ibabaw. Tungkulin pa rin natin ang magsikap upang ang lipunan natin ay pagharian ng Diyos at ng Kanyang kalooban. Tungkulin pa rin natin na pumili ng pinunong hindi asong gubat o buwayang ang pakay lamang ay lumamon at magpakayaman. Ito ang turong tinutumbok ng mga pagbasang ito. Bagamat mayroon tayong tungkulin sa lipunan at sa bayan, ngayon at dito, ang tunay na hantungan ng buhay na dapat pagsikapan ay kung ano ang pinatatatag, pinagpapayuhan at ipinagtatagubilin sa atin ng Diyos ngayon at kailanman sa mundong ito. Katatagan ng kalooban at pananampalataya ang dapat nating baunin bago tayo tumulak tungo sa halalan. At ang higit sa lahat na tagubilin ng Diyos sa atin ngayon ay ang higit sa lahat sa Kanyang mga utos ang mag-ibigan sa isa't isa tulad ng pag-ibig niya sa atin. Bigyan kaagad natin ng ehemplo o halimbawa ang pag-ibig na ito. Hindi ito isang damdaming puno lamang ng emosyon. Ito'y ginagampanan, tinutupad, at ang unang obyeto ng pag-ibig na ito ay ang pagmalasakit sa bayan natin, ang pagkalinga sa mga naaapi at naiiwan sa larangan ng edukasyon, ang mga mangmang, ang mga mahirap na patuloy na pinagsasamantalahan ng mga mapanilang mga kandidatong walang ibang layunin kundi mandambong at magsamantala sa higit na nakararami. Isa pang ehemplo, bumoto tayo ng tama. Pumili tayo ng siyang pinakamalapit sa larawan ng butihing pastol. Pinatatatag niya ang ating kalooban, pinagpapayuhan tayo at pinagtatagubilinan. Ano ang gagawin natin sa araw ng halalan? Ito po ang inyong Kalakbay at Katoto sa lingguhang episodyo ng Puso sa Puso. Nagsasabi po ng isang malaking pasasalamat sa inyong pagkalinga at pagtangkilik at isang mapagpalang linggo po sa inyong lahat.